Sa panahon natin ngayon, subhanallah, tayo ba ay nagdadaawa? Sa atin lang sa pamilya natin, tayo ba ay nagdadaawa? Itong mga mamamayan ni Nuh, kung tayo ay nagsasalita, marahil walang gumagawa sa atin ito na kinukutya, iniinsulto na tinatakpan ang mga daliri, iniiwasan. At nagdaawa siya ng 950 years. Tayo kaya, sa atin lamang, sa ating mga pamilya, tayo ba ay nagdadaawa? Ang kasi ang pag-unawa natin, ang dawa, pagpapaalala, pag-utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, ay responsibilidad ng ating mga ulama. Hindi. Responsibilidad nating lahat. Lalo na sa iyong pamilya, ikaw na ama. Responsibilidad mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak. At walang karapatan ng mga ulama na pumunta sa loob ng iyong bahay at magsigawan, sitain ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Kayo ang sisita sa kanila. At responsibilidad mo yan. Malaking pananagutan mo kay Allah kung hindi mo ipinarating ang Islam. Hindi mo inimplement ang responsibilidad mo. O baka nagbibinibihingahan ka. O baka kinukonsinti mo sila sa mga haram na kanilang mga ginagawa. O marahil kahit pagsasala, hindi mo sa kanila iminumungkahi, inuutos. Marahil yung mga anak mong babae lumalabas sa bahay na walang yung mga kasuotan nila ay salungat sarili yung Islam, pero kinukonsinti mo o parang wala lamang sa'yo. Binabaliwala mo, wala kang pride sa puso mo na lumalabas yung mga anak mo na parang, subhanallah, kasuotang pananamit ng mga kufar, masisikip o walang mga talukbong, hijab. Napakasikip, pero subhanallah, parang wala lamang sa'yo. Saan yung maratabat pride natin sa relihiyong Islam? Kung ganito ang kalagayan at hindi nagagalaw yung puso mo, hindi kumukulo yung dugo mo, pride mo sa relihiyong Islam, wallahi alazim, hindi ko alam kung anong iman ang meron ka. Na parang okay lamang sa'yo na lumalabas yung mga anak mo. Na parang pananamit ng mga kufar. Hindi mo lamang nasisita na pagsasabihan. Ikaw ang mananagot niyan, wallahi alazim. Ikaw na magulang, lalong-lalo na ikaw na ama. Marahil ikaw ay tako sa impyerno, apoy. Dahil sa ito ang kalagayan. Ikaw ay the youth, nagsasawalang tibong. Okay kung ikaw ay sumisita at hindi nakikinig ang iyong mga anak. Ang problema kung pinapabayaan mo, wala kang ginagawa upang ituwid ang iyong mga anak. Ito ang problema. Na para kang nasisiyahan, okay lamang sa'yo na umaatin ang iyong mga anak sa mga party, nakikikamay, nakikisayaw, Allahu Akbar. Saan ang relihiyong Islam? Okay sa'yo ito, subhanallah. Pamumuhay ito ng mga kufar. Unawain mo ang Islam. O di kaya marahil naninig mo na ang anak mong babae may mga boyfriend, subhanallah. O di kaya sumasama sa mga lalaking hindi Muslim o hindi kafir. Ay, okay lamang. May mga taong ganito, subhanallah. Wallahi al-azim. Nang pakalaking pananagutan ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil naisip mo na ibibigay mo sa kanila yung kabutihan, tagumpay dito sa mundo, nakakapagtapos sila, pero ang kapalit, iniiwanan nila ang Islam, wallahi alazim. Magiging kaaway mo sila sa kabilang buhay at marahil susunugin ka sa iyong libingan pagdating sa kabilang buhay kung ikaw ay nagpabaya sa
responsibilidad mo sa iyong mga pamilya pagdating sa relihiyon. O di kaya, hindi mo inutos sa kanila na mag-aral sa mga madrasa upang kanilang maunawa ng relihiyon.